Bakal. Welcome to Kuran Works. And magandang lalaki ako sa inyo. De, joke lang. Magandang araw po sa inyo lahat. So, nung huli naming video, pinakita namin sa inyo kung paano mag-layout ng stainless na lamesa. Ngayon ay papakita namin kung paano na ito buuin. Kaya, panoodin nyo. Oh. Kung natatandaan nyo, kinat natin yung isang side na yun dahil nga street bender lang yung gamit natin. Wala silang box bender doon. So ipapakita ko muna sa inyo kung paano natin ikabit to. Anong diskarte niya para maiwasan natin yung pag-warp ng plancha kasi medyo malapad yun. Nasa 60 yung lapad nun eh. Kasi pagka hindi natin alam yung diskarte doon or technique na tawagin, tira lang tayo ng tira. Baka magiging chicharon yung plancha natin. So, sundan nyo lang kami sa gagawin namin para dagdag na rin sa mga kaalaman natin. At malay nyo, maisipan yung pasukin ang kitchen equipment. Dito sa kitchen equipment, mas maganda ang kitaan. So, tara! So, muna natin gagawin, kailangan lang natin i-miter siya. Ibibikat lang natin to, itong gilid na to, sa loob natin ibikat, sa loob natin tirahin. Ganon din yung kabila. So, tingnan nyo kung paano natin hasain yan. So, ayan, nabikat na natin parehas, magkabilaan. Una gagawin natin, ispat muna natin siya ng dikit-dikit bago natin siya i-full weld. Aray, lakas ng drone. Ayan. Ayan. Nakikita siya pagka inilapat natin ng ganun. Oh. Ito, ito, ito. Ayan, pag inilapat natin ng ganyan. Ayan, kasi nakabikat siya. Nakamaitir siya. So, ayan, nakita nyo, na-ispatan na natin ang dikit-dikit. Ngayon, pupulweld natin yan, din yan. So, kailangan lang maglagay kayo ng tila na basa dito sa part na to. Kasi ito yung malapad eh. Dito madalas nagwa-warp yan, dito sa malapad. Dito, walang problema to yung gilid niya kasi maliit lang yan. Hindi naman malapad yan, hindi naman mag-warp yan. Ito ang dipinsaan natin kasi ito yung top lip. Ito yung nakikita. So, tara, full wheel natin. Ilagay yung mga yung stiffener niya sa gitna tapos yung kakapitan ng poste
I-ano muna natin, i-fix muna natin yung apat na kanto. Ayan, kung makikita nyo, nilagyan ko ng clip. Ayan. Dapat may simple tayong clamp dyan. Wala tayong clamp, kaya inispat ko na lang. Ayan. Ayan. Siguraduhin natin nakalapat siya sa plywood para maiwasan natin yung pagpilipit. Ayan. Ayan o. Yun yung dulo, kabila. Ni-screw ko lang sa plywood dyan. So, isunod natin lagay yung dito yung sasalo sa poste niya. Yung pyesa niya para doon sa salo ng poste. Isunod naman natin yung stiffener niya sa gitna, yung pampatigas. Ang paglagay pala nito, didikit mo lang siya sa ano, gamitan mo lang siya ng double-sided tape. Kasi hindi na natin i-ispa itong mga ito, yung pinakapaan niya. Kasi babakas yan dun sa ano, sa top plate niya. Kaya dinidikit lang namin yan. Ito yung pandikit niyan, double-sided tape. Kailangan lang, linisin natin yung pagdidikitan niya para kumapit talaga. So, punasan lang natin para malinis. Yan, ganyan yung itsura niya. Yan, kapit na natin yung ano, mga stiffener niya. Yan. Yan. Ngayon naman, sunod natin yung poste niya. Ang request ng may-ari, dapat 70 lang. Poste natin, kung napapansin natin eh, yung dalawang magkabilang kanto ang may mga brace lang. Itong dalawang kanto naman, huwag na natin lagyan ng brace yan kasi meron pa naman tayong pang ilalim dyan na tubo pa ikot. So, ibig sabihin, kukunin lang natin yung loob-loob nito, tapos loob-loob din ng ganito, yun ay putol ng tubo natin. So, papunta natin, pagka nagputol tayo ng tubo, kasi hindi na natin inanatsing yun eh. Pipit-pitin lang natin yung magkabilang dulo nun. Naka-flat lang yun. Mag-flash lang kayo ng 3mm. So, ibig sabihin, kung anong sukat nito, ang loob-loob nito, i-flash nyo lang yung 3mm. Kasi pag pinit-pit nyo yun, i-iksi ng konti yun, tama-tama yun sa sukat. Tandaan mo yung mga ito na. 490, tapos plus 3mm. Oo. Magiging 493. Oo. Ang standard
design pala ng sukat ng paa natin, 38mm or 1.5. So, dapat ang ilagay natin, 1, yung 25mm. So, wala tayong available nun. Ito na lang gamitin natin, yung tripod. Tapos, pitpitin natin yung magkabilang dulo. Kailangan, hindi siya pilipit. So, kuha lang tayo dito, mula dito sa dulo, kuha tayo ng 25mm. Yan yung pitpitin natin. Sukat niya kung tumama siya sa ano 490 kasi nagpasobra nga tayo ng 3mm, so check natin kung tama yung 3mm na pasobra natin. Ayan. 490 00 kita. Ayan. Ibig sabihin nung pinitpit siya, umiksi siya ng konti kanina, may pasobra siya ng 3mm, ngayon 390, tama lang. So ngayon naman, ang layout natin nito, mula dito, mula sa ilalim, di ba mayroon pa tayong adjustable footing dyan. Mula dun sa ilalim ng adjustable foot, angat lang tayo ng this. Pag nilagay natin to, mula dito, angat lang tayo ng this. So, dahil nga 40 yan, ibig sabihin, angat tayo ng 60. Mula dito, kuha lang tayo ng 60. Yan na yung ilalim ng tubo natin. Ayun, oh. Ah, nagawa na natin yung lamesa natin. Ayan. Oh. Yan yung itsura niya. So, alam ko na yung mga iniisip ng mga na gumagawa ng kitchen dyan. Kulang tayo ng sidings. Actually, meron dapat na sidings yan. Sinturon kung tawagin sa amin dati. May paikot pa sana yan dito. Yan. Ang problema natin, kinapos yung plancha natin. So, yun lang naman ang pinakita ko rin sa nagpagawa, na ito lang yung available na plancha. Kahit walang sidings yan, matibay pa rin naman yan. Hindi pa naman basta-basta. Hindi naman basta-basta ano yan.
Oh, ano? Colored works pati iba yan. Yun, o, diba? Sana nasundan nyo yung ginawa namin ngayon. Ayan. Ha, napakaganda lamisa. Maganda kung mayroong ganitong lamisa, oh. Di ba? Kailan kaya akong magkain? Kainan, no? Kainan. Pwede kainan, no? Dapat pala 70, oh. Bilang pala 70. 70 height, eh. Sakto lang, oh. Sakto. Di ba? So, yun. Maraming salamat at sana ay nasundan nyo yung ginawa natin ngayon. At sa mga sumusubaybay sa amin dyan, at subukan nyo rin gumawa ng ganito lamisa. Maganda kasi ang kitaan dito sa stainless talaga. Maganda talaga ang kitaan dito, lalo na sa mga kitchen equipment. So, sa ganito kalaking lamisa, 60. Ang standard nating lapad nyan, 60. Tapos yung haba nya, lumabas lang na 110. 1,100. So, ang bintahan namin dito, 10 to 12K. Ganitong sukat? Oo, oh, ganito kalaki. Pero pag dumating to sa may-ari, finish na lahat. Finish na. Gagamitin na lang ng may-ari to. Okay. So, isipin nyo gano'ng kaganda ang kitaan sa ganitong mga kitchen. Isa lang yun, ha? Ito lang, ha? Oo, oh, ito lang. Ganito lang kalaki. At yung materials natin, so sa kalahating plancha, kalahati lang naman talaga na gagamit niya. So, sabihin natin yung plancha niya is mga 3,000 mahigit. So, sa kalahati, pagpalagay niyo na 2,000. 2,000. Tapos yung mga tubo niya, kalahating tubo din yung nagamit sa pagpaa. Tapos yung maliliit na nilagay natin sa baba, nakalimutan ko anong tawag nito. Yung pinambris natin sa baba. Basta may tawag yan, eh. Ande, para may under yun, eh. Nakalimutan ko. So, sabihin natin ang materialis niya nasa 4,000 na kamo lahat ng materialis. Manalo pa rin sa is? 4,000. Ang bintahan nito, 10 to 12. 10 to 12. Ang presyo talaga, 12,500. Pwede siya. Pwede mong ibigay ng 10, manalo ka pa rin doon. Oh, may 6 ka pa, eh. Ano pa kaya pag bawas, eh, di ba? Saglit lang naman siya gawin. Hindi naman ganun ka, ano yung ganito, mga simpleng lamisa lang naman to, eh. Oh, saglit ko lang dito i-finish, eh. Oh, yung may mga ano, spot. Panto-panto lang yun. Tapos ito. Siyempre, yung ano, hindi ko na pipinish yung mga makintab na wala na mga ano, di ba? Yung baba. Yung may mga spot. Ano na lang yan, diretso buffing mo na yan. Hindi, gigray ko pa para mas maano. Oh, gray buff na lang yan. Wala bang sasabihin, mga tor? Wala tayo siya sa mga. So yun, hanggang dito na lang muna tayo at maraming salamat sa mga pagtangkilik nyo. At kita-kita tayo for the next video. At syempre, shoutout muna kay... Kanino? Hindi ko nabasa. Alexis Abiliana. Hindi ko nabasa, sorry. Shoutout sa'yo. At sa mga magpapashoutout, pag-comment na lang yun sa baba. Comment na lang. Maraming salamat. Ako na bahala dito rin, oh. Kain ka muna. At si Mang Hator na bahala magpipinish dito para mamaya magkapera na tayo. Oo. Oh. Di ba? Kain ka muna rin. Ako na muna dito. Sige. Bahala ka na dyan. Oo. Oh. So, bye-bye. Thank you. Oh, teka lang. Hindi ka pa nakapag-subscribe. Mag-subscribe ka na. Ayun. Hit notification bell para updated ka sa lalabas na yung mga video. Yan. Maraming salamat. Finish. Close till I get up. Time is barely on our side.